Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga kababayan natin dyan sa abroad, mga OFW, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Maypaco, Santa Mesa Road at mag-update po tayo ngayong umagang ito dito po sa NLEX Connector Section 2. Ito po ay nag-uumpisa sa Espanya Boulevard patungo po dito. Ito yung pinakadulo niyan, mga kasikap, kung saan dito sila maglilink ng Skyway Stage 3 Section 2A. So, ayan yung may mga workers po dyan sa harapan natin. Yan po yung NLEX Connector. So, ngayon po ay araw ng Martes, ika-13 na po ng Agosto taong 2024. So, ito po yung latest na progress ngayon dito sa NLEX Connector. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. CRBC po yung gumagawa dito. So yung mga workers na yan, CRBC po yan. Kasi yung Dumduma Construction and Trading Corporation po sa Section 2A ay nandito po sa ating gawing likuran. Ayan. Mula po dito sa double decker na pier column na to at patungo doon sa may Thomas Claudio, ayan po yung Dumduma. So dito po sila maglilink. At yung nilalagyan ng mga sheet pile na yan, ayan po sa CRBC, NLEX Connector po yan. Gagawa po sila ng mga pier column na malalaki dyan kung saan i-coconnect nila dito sa malaking pier column naman ng Skyway Stage 3, Section 2A. So ayan yung Dumduma Construction ay nakalagay sa uniform nila. Ayan po yung reflectorized sa hati ng damit nila, kulay orange. Dito naman sa CRBC, kulay green. Ayan, pakita ko yung progreso ngayon dyan gamit tong crane na yan. Tapos merong aparato na kumakapit sa sheet pile na siya namang nagbabaon dyan. Maui OSS tunnel yan dyan, mga kasikap. Malalim po yan dyan, no? Tapos eto yung napapaikutan ng sheet pile na yan. Nandyan din yung mga steel casing na ibinaon. At gagawa sila ng malalaking pier column dyan. At pabaonan ng rebar cage na naglalakihan. So ito naman yung maliliit na to. Ito tapos yung kasunod na yon sa may makina at diretso doon patungo sa Valenzuela Street. Ayan po yung off ramp at dito yun i-coconnect. Ito yung shoulder na to dito sa baba. Kasi yung nasa taas, ayun naman yung patungo doon. Ayun o. Yung rebar cage naman na yon na nandoon sa may bahay, ayun yung on ramp patungo doon sa may gasolinahan. Doon nata yung magiging entry. Ayan, gamit yung machine na yan, isa-isa nilang ibinabaon yung mga sheet pile na yan dyan sa part na yan na paglalagyan nila ng napakalaking column pag titirigan nila ng rebar cage. Ayan o. Dito lang tayo, mga kasikap, di tayo lalapit doon, baka makita tayo ng gwardiya at ayan, masita pa tayo. Una na po natin dito. Dadako naman tayo dito sa Thomas Claudio. So ayan yung sa taas ng Maui OSS tunnel, no. Yung NSCR na bakuran na po yan hanggang doon sa may Teresa. Yung kabahayan diyan sa may V Francisco, so inuunti-unti na rin nilang i-demolish, ano. Meron nang nabawas na naman doon patungo doon. Yung may mga net na yan, ayan yung mga pier column ng NLEX connector. So sa kaliwa yung southbound, dito sa kanan yung northbound. So salisiyan, mga kasiga, pero hindi sila kagaya nito na double decker na magkakasama. Bukod-bukod po sila, magkakaroon siya ng sarili niyang coping beam sa taas, yung southbound sa kaliwa, dito din naman sa kanan. Bukod-bukod sila. Ayan, mga kasikap, tapos na po nating kunan dito. Diretso na tayo dun sa may Thomas Claudio at dun naman tayo kukuha ng video. Ito naman yung Buddhist Chuchi. Ito yung
sa ano, off ramp sa baba, sa taas naman yung on ramp. Southbound sa taas, northbound dito sa baba. Bentonite tanks, timbangan ng mga bentonite slurry. Ito yung pangatlong air column, nakasalukuyang sinisiksik yung magkabilang column, no? Para dagdagan naman na para sa pangalawang deck na yan sa taas. Ito yung pangapat, pinormahan na yung ilalim at dinadagdagan din yung sinisiksik yung mga rebar cage magkabilan para pag natapos na lalagyan din ng mga platform para sa ikalawang deck naman. Dito sa kanan, tatapusin daw muna dito sa likod bago nila istulan ng mga rebar cage to. Dito na tayo sa may Padre Jacinto Zamora Bridge. So yung barracks nila dito nang dumduma, wala na, no? Pinulaut na nila. At lumipat na sila dun sa may Thomas Claudio. Mga materialis nila dito, tinanggal na rin. At ipapakita ako sa inyo kung saan nila itinipat. Ito yung NCR tulay dito sa kanan, nagagamitan nila ng balance cantilever construction. Nandito na tayo sa Thomas Claudio, so tubo na tayo dito, no, para kunan natin ang video. Ito yung flyover Biata Pandakan Station dito sa baba, at ito yung Skyway Stage 3 kung saan i-connect yung Section 2A naman. Ito yung connector niya sa taas, southbound, northbound, at ito yung mga rebar cage na nakaabang na patungo yan dun kung saan tayo nang galing. At yung mga rebar cage nga dyan, mula dito, pag ganun siya, tapos pabalik ulit dito sa highway. Batay na rin sa rebar cage na nandun sa dulo kung ngayon yung pagbabatayan natin. Yung dumduma construction mula dun sa Padre Jacinto Zamora Bridge, yung barracks nila, ito na, pinulout na at nilipat na dito. So andito na yung mga workers nila, kukunti lang yung mga nakikita natin dun na gumagawa. Karamihan sa kanila nandito. So sa unang rebar cage, ayan, makikita natin na nagkaroon na sila ng top segment. Ayan, tapos dito sa baba. So parang ang mangyayari din siguro na ito yung kagayang nandun sa NLEX connector, no? Yung southbound mataas, baka hindi double decker, no, kagaya na itong pier column na to. Baka mataas dun sa southbound, northbound, pababa patungo dun. Pero tingnan natin kung ano yung magiging progress niya. Ayan, andyan yung mga workers natin ng dumduma. Silang gumagawa ng section 2A. So ito yung unang rebar cage, mayroon ng patong. At ito naman yung pangalawa, wala pa, pangatlo, at yun yung pang-apat sa may creek. Meron din silang binubuo dito ng mga rebar cage, ayan. Doon sa likod, ang lawak, at mas marami yung mga tauhan nila na nandoon sa likod, ayun, no? So parang ang ano ko dito, tingin ko, para magkakaroon ng highway patungo doon sa likod, o baka nga siguro maglagay pa sila ng tulay doon, no? Gumawa sila ng tulay doon, patawid doon sa ano, sa San Juan River. Kung di ako nagkakamali, kasi nilalawakan nila doon, parang gumagawa sila ng highway patungo doon. Baka nga magkakaroon pa yan ng tulay, o di kaya sa pareks. Pero di ako sure.
kung matutuloy ba yung Parex Expressway. Yan, gamit yung mobile crane na yan para sa mga lifting. So ayan mga kasikap, nakuna na po natin dito ng update ngayong umagang ito. Ay dadako na po tayo doon. Meron pa pala tayong kukunan dito ng video. So ayan mga kasikap, nadaanan ko lang din to at samantalay na natin yung pagkakataon, no? Ito naman sa kabila doon sa may Thomas Claudio, ito yung kabilang pader. Yan. Ito naman yung ginagawa dito. Ito yung mga crane, tsaka po yung mga excavator na naglilinis dyan sa Pasig River. No, nagkakaroon sila ng dredging gamit yung mga machine na yan. So, zoom in natin para makita natin sa dulo. Ayan po yung Pasig River. So, yung mga nakuha nilang mga borak na na-dredging nila dyan, dito nila tinatampak sa gilid. Kita naman natin, no, may mga halong basura. Yung mga lupa na nakukuha nila dyan, binubungkal nila, no? Nagde-dredging sila dyan sa mga gilid-gilid, pinapalalim nila yung Pasig River gamit tong mga heavy equipment na to. Yan, tapos meron pa dito. Yan. So madami to, mga ilan-ilan lang yung nakikita natin dito, meron doon, tapos marami pang mga heavy equipment na nakakalat doon. So dito lang nila tinatambak yung mga nakukay nilang lupa dyan sa Ilog Pasig na yan. So, merong tarpaulin na nakalagay doon, ayun o. So hindi na natin mag-zoom in yan. Ayan. Ayan yung proyekto na yan. Hindi tayo, hindi natin mapasok yan kasi merong bantay dito, gwardiya. Gusto ko sana mabasa yan kung anong proyekto, sino yung nagpondo, at kung Manila ba yung nagpondo yan o San Miguel Corporation. Pero tiyak ako kasi isa lang naman yung napapanood natin sa television na San Miguel Corporation yung gumagawa sa paglilinis dito sa Pasig River na walang gastos ang gobyerno. So mas maganda sana kung makikita natin yung tarpaulin doon. Dalawang tarpaulin yan, ito tsaka yung nandito. So ayan mga kasikap, yung update naman po dito sa may Pasig River. So dadako na tayo doon at doon tayo mag-end ng ating video. Tayo sa may intersection pakaliwa Santaan na Manila, at may mga tauhan din dito ang Manila, DPS Manila mga kasikap. Nagkakaroon sila dito ng paglilinis, clearing operation, at parang asfalto ata dyan sa baba. NCR dito sa kaliwa na Bakuran na wala dito sa may kanto, patungo niyan doon sa may Paco Station. Yan, mag-asfalto ang Manila dito. Nagtaan bridge link number 5. So, mixing tulay lang to, no? Napakuran na yan dito sa gilid. Hanggang doon na yun sa may Paco Station. NCR. Sa ilalim po tayo ng double decker dito sa may Pandakan. Sa nilabasan ng jeep, Labores Street po yan. Ayan yung kabilang flyover, on-ramp, patungong Padre Jacinto Zamora Bridge. At ito yung
gagawin ng Manila, gagawin ng parking to, pero tingnan mo, di pa nagagawa, parking lot na. Ganun sila ka-advance. At ito na yung Plaza Azul. Ayan, dito na tayo mag-U-turn. Mula doon sa dulo, sa 5-foot bridge, ayan yung magsisilbing tawiran niya pag halimbawa natuloy na yung redevelopment dito sa Plaza Azul. So napakalawak na ito, kung titingnan natin, iambing natin sa Magallanes, eh mas malawak to dito kumpara doon. Sa ngayon mga kasikap, wala pang progress. Ito pa lang yung Plaza Azul. Yung tanging napinturahan pa lang nila dyan, yung monumento ni Maria Paz Guazon. Ayun o. Napakalawak na ito. Dito daw sa part na to, magkakaroon ng basketball court. At doon naman sa kabila, badminton court naman. Sa futsal at iba pang mga ano dito. Kagaya niyan, ito po yung mga gagawin dito mga kasita. So, walang nakalagay kung kailan sila mag-start sa paggawa dito. Plaza Azul, Redevelopment Project, City of Manila. Ayan o, mga water feature with signage, al fresco space, entrance plaza, water feature, dry fountain, children playground, activity lawn, Filipino games field, park pavilion, basketball court, sports pavilion, multi-purpose court, volleyball, badminton, futsal, main activity lawn, tapos drop-off area and platform, bicycle parking, M. Guazon Monument. Ito yun, yung M. Guazon. Maria Paz Guazon Monument. Tapos, Zumba area, outdoor fitness equipment area, senior citizen pavilion, jogging path, at vehicular parking area. So, ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Bago niyo sana lisanin tong video na to, sana palike ko. At sa mga kasikap natin na willing po sumuport sa akin, i-click lang natin yung subscribe dyan sa baba sa gawing kanan dyan katabi niyong bell. Maraming salamat mga kasikap, lagi po tayo mag-iingat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat. So,